nadala ni BP Sara si PBBM. So ang tanong, eh bakit ngayon ikaw pa magsasabi na bad shot siya si BP Sara? Hindi ba na dahil meron ka dapat tanawin na utang na loob na hindi dapat sa iyo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay BP Sara? Ang sabi ni FL, abay tatawagin yung presidente mo ng bangag, tatawa-tawa pa. Eh bakit? Makukontrol ba ng isang anak ang kanyang ama kung anong gustong sabihin? Ang posisyon ba ng ama ay posisyon ng anak? Let me remind FL, ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente talagang drugista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisang sumunod kay Inday Sara nung kami po ay sumari sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Eh bakit siya magagalit? Eh di ba nga sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama? Ay nako. At tingin ko naman alam niya yung kwentong yan. No? At hindi niya po pwedeng sabihin na hindi niya alam yun. So hindi dapat siya naghinanakit na masakit ang sinabi ni Presidente Digong dahil dati na nagpahayag ng saloobin ang Presidente Digong na ayaw niya kay PBBM. At sinuway ni VP Sara para nga sa unit team ang wishes ng kanyang ama na huwag makipag-partner kay PBBM at dapat siya ang tumakbo na presidente. So ang tanong, eh ano ngayon, First Lady? Sino ka ba? Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Hindi naman ikaw ang presidente. At ang pinapahiwatig mo ba sa iyong deklarasyon ngayon, at miski hindi ikaw ang halal ng bahayan, ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato ang nag-a-appoint ng mga tao sa gobyerno. Ikaw kahit walang mandato ang nagdidikta ng mga pulisiya. Kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si BP Sara dahil aminin o hindi, dati mo pa siya kinabubusitan.